may mga pagkakataon na dapat tiningnan natin. Sinunod natin yung sinasabi ng Panginoon, pero hindi natin sinunod. Alam niyo po, the same concept doon sa ating relasyon, hanggat binabaliwala natin yung pagtuturo sa atin ng Panginoon, mas masakit ang nagiging balik nito sa atin, and at the same time, tiyak hindi maganda ang magiging balik nito sa atin. Maging sa pag-handle ng ating family, hanggat binabaliwala mo yung tinuturo sa iyo ng Diyos na dapat mong itama sa paghawak ng iyong pamilya, later on, babalikan ka ng ginawa mong pagbaliwala. And another thing, bakit nga ba bumabalik lang tayo dun sa ating mga problema, sa ating journey? Alam niyo po, sa halip itama ang mali, naghanap ng masisisi sa epekto ng mali. Sino po aminado? Minsan sa halip aminin yung pagkakamali, sa pag-handle ng pera, naghanap ka ng masisisi. Bakit wala kang pera ngayon? Totoo po ba nangyayari yan? May mga pagkakataon, pagka nakatulala ka na, at nakita mo, wala ka ng pera, minsan sa halip aminin natin yung pagkakamali natin, naghahanap tayo ng masisisi. Bakit nawalan tayo ng pera? By the way, sino rito aminado? Matapos mo mawala ng pera, nakita mo yung sarili mo nakatulala. Madalas nakatulala ka na lang. Iniisip mo bakit naubusan ka ng pera. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon, naghahanap tayo ng masisisi. Bakit bumabalik tayo dun sa problema na yun? Maraming mga pagkakataon, doon sa mga nasirang relasyon, sa nasirang pagsasama, minsan sa halip aminin natin yung ating pagkakamali, bumabalik, naghahanap tayo ng masisisi. At maging doon sa ating pamilya, sa halip na ating aminin yung pagsisisi, naghahanap tayo ng masisisi. Bakit magulong ngayon yung ating pamilya? Alam niyo po, ano gustong ipakita nito? Una, sa pagbaling mo ng sisi sa iba, sa halip matuto ka sa pagkakamali mo, nabibigo kang matuto. Niniwala po kayo doon? Lahat ng sitwasyon sa buhay mo, sino po naniniwala? May dalang aral. Sitwasyong nagkamali ka, may aral kang matututunan. Sitwasyong bumagsak ka, sino po rito aminado bumagsak na? And at the same time, sino aminado nagkamali ka? Alam niyo po, lahat ng sitwasyon sa buhay natin, nagkamali tayo, bumagsak tayo, and at the same time, nasaktan tayo, lahat ng yon may dalang aral. Hindi mo pwedeng sabihin na walang aral na dinala ang mga karanasan na yon sa buhay mo. Lahat ng pagkakamali mo, nung mangyari yan, sinamahan niya ng Panginoon ng aral. Lahat ng masakit na karanasan sa buhay mo, sa ayaw at sa gusto mo, may dalang aral yan sa buhay mo. At lahat ng mga naging pagbagsak mo sa iyong finances, sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, lahat yon may dalang aral. Ang problema lang, hindi natin tiningnan yung mga aral. At sa halip, naghanap tayo ng ibang tao na masisisi sa halip na tingnan yung aral na dala nito. Tandaan nyo po, wala sa sitwasyon mo kung matututo ka ba nasa pagpili mo. Ikalawa, sa pagbaling mo ng sisi sa iba, sa halip maging responsable ka sa sarili mo, ipinapasa mo to sa iba. Totoo po ba may mga tao? Sa halip na maging responsible doon sa mga pagkakamali nila, ipinapasa sa iba yung responsibility doon sa pagkakamali. Alam niyo po, kung meron man, tandaan niyo po, kung meron man pinaka-responsable sa kabuhayan mo, ikaw yon. Maniwala ka, hindi ibang tao ang responsable para sa kabuhayan mo. Walang ibang tao na responsable para umangat ka sa buhay maliban sa iyo. Walang ibang responsable para umangat ang kabuhayan ng pamilya mo maliban sa iyo. Walang responsableng tao maliban sa iyo para umayos ang relasyon mo. Kayong mag-asawa ang responsable para umayos ang relasyon nyo. Hindi nyo pwedeng sabihin na yung ibang tao ang responsable nyo. At the same time, ikaw din ang responsable at ang miyembro ng pamilya mo para umayos ang pamilya mo.
Wala sa ibang tao, wala sa sitwasyon, wala sa mga pangyayari sa buhay mo, nasa sayo ang lahat ng responsibility para umayos ang iba't ibang area sa buhay mo. Sa pera man yan, sa pamilya man yan, sa relasyon man yan, nasa sayo ang lahat ng responsibilidad para umayos ang lahat. Alam niyo po, again, hindi mo pa pwedeng iasa sa iba ang sisi o ipasa sa iba ang sisi bakit may problema kayong mag-asawa. Hindi mo pa pwedeng ipasa sa iba ang sisi bakit may problema ka ngayon sa pera. At hindi mo pa pwedeng ipasa sa iba ang sisi bakit may problema ngayon ang pamilya mo. Kasi nga, ito ang totoo. Lahat ng meron ka ngayong sitwasyon sa buhay mo, by product lahat ng pagpili mo sa nakaraan. Kung bakit ito yung sitwasyon mo ngayon, resulta yan ng mga pagpili mo doon sa mga nakaraan, ng mga choices mo doon sa nakaraan. Lahat ng meron ka ngayong sitwasyon, by product ng desisyon mo sa nakaraan. Hindi lang ng pagpili mo, maging ng desisyon mo sa nakaraan. Pero ang maganda rito, when you admit na yung pagpili mo o yung pagkakamali mo, things start to change. Ito yung maganda rito. Pag nagsimula kang aminin na tama nga, Lord, nagkamali ako. Alam niyo po, magsisimula na magbago ang kwento sa journey mo. When you start to admit na, Lord, ako nga pala yung pinaka-accountable person sa kabuhayan ko, sa relasyon ko, sa pamilya ko, alam niyo po, things will start to change. Magsisimula lang ang pagbabago sa kwento ng journey mo kapag ka nagsimula kang umamin sa mga pagkakamali mo. Magsisimula lang ang pagbabago sa journey mo kapag ka nagsimula mong tanggapin na ikaw yung pinaka-accountable person sa buhay mo, sa pamilya mo, sa relasyon mo. Alam niyo po, wala kang ibang pwedeng sisihin. Bakit iyan yung sitwasyon mo ngayon sa buhay mo? Wala kang pwedeng sisihin. Bakit iyan ang sitwasyon ng pera mo, ng kabuhayan mo, ng relasyon mo, ng pamilya mo? Now, the question is, bakit nga ba maraming mga tao nabibigong maabot ang tagumpay at yung para sa pamilya niya? Alam niyo po, unang dahilan, nabigong tanggapin yung kahinaan niya at Diyos lang yung kayang pumuno sa kahinaan niya. Alam niyo po, dito sa kwento na ito ng pakikipaglaban ni Gideon, may tatlong bagay lang na pinadala sa kanila ang Panginoon eh. Unang-una rito, yung empty jar of clay. By the way, sino po naniniwala? Hanggat hindi mo tinatanggap na may kahinaan ka, hindi mo talaga mararanasan ng totoong tagumpay. Totoo po ba yan? Sino po rito aminado? Meron kang kahinaan. May mga point ng buhay mo, alam mo, mali naging paghawak mo sa pera mo. May mga point ng buhay mo, alam mo, mali ang naging paghandle mo sa relasyon mo. At may mga point ng buhay mo, alam mo, mali naging paghandle mo sa iyong pamilya. Alam niyo po, hanggat hindi mo kayang tanggapin na Diyos lang ang kayang pumuno sa mga kahinaan mo, hindi ka talaga magtatagumpay. What's the point? Hanggat hindi mo kayang tanggapin na kailangan mo ang kamay ng Diyos para sa kabuhayan mo, hinding-hindi maayos ang kabuhayan mo. Hanggat hindi mo kayang tanggapin na kailangan mo ang kamay ng Diyos para sa marriage mo, hindi-hindi maayos ang marriage mo. At hanggat hindi mo kayang tanggapin na kailangan mo ang kamay ng Diyos para sa pamilya mo, hindi-hindi maayos ang pamilya mo. Kailangan mong tanggapin, kailangan mong maniwala na kailangan mo ang kamay ng Diyos para sa iyong kabuhayan, para sa iyong relasyon, para sa iyong pamilya.